Ever since, Jollibee has been my favorite fast food restaurant. Kaya naman nung nag-move kami from the Philippines to Canada, that was 2017. Wala pang Jollibee in the Greater Toronto Area. Kaya naman nakakasad. And then a year after, April 2018, ay nagbukas ang first Jollibee in GTA. Ito ay located sa Scarborough. So from our place to Scarborough, it's about 1 hour commute. So medyo malayo-layo din. So luckily this year, December 2020, ay nagbukas ng first ever Jollibee in downtown Toronto. So yung commute niya is about 20 to 30 minutes lang, sometimes 15 minutes lang. So, papakita ko sa inyo ang first ever Jollibee in Toronto. I-expect nyo na rin na may lineup outside Jollibee, kaya naman dapat mag-bundle up kayo, especially if bibili kayo during winter. So, right now, I'm wearing a winter jacket from Soy & Kyo and then a beanie from Roots. And syempre, don't forget to wear your mask dahil may COVID pa din. See you guys in Jollibee! We are now walking to Jollibee! Okay, sa wakas nakapag-order na rin tayo sa Jollibee. Hindi ko naman siya lang na-videohan yung mga pangyayari sa loob kasi ang bilis ng pag-order sa kanapag-order. Mamaya ako nalang ipapakita sa inyo kung ano-ano yung mga in-order. Street. Yay! So wakas, we are finally home. And bago kami kumain, gusto ko munang i-share sa inyo kung ano-ano ang mga prices ng Jollibee dito sa Canada. So let's start with the Jollibee 10 pieces chicken bucket. Lahat to ay dark meat lang. Yun lang yung downside dito sa Canada. Wala silang breast part. Eh, pag nasa Pilipinas pa naman ako, breast part lang yung kinakain ko. So, normally, pag dito sa Canada, balat lang yung kinakain ko. So, it's $24.99 or ₱925. Medyo mahal. And then, let's move on to peach mango pie, which is $2.99 here or ₱111 sa Pilipinas. And then, I've also ordered palabok. One of my favorite din. So, dito, $6.29 or converted sa Philippine peso, it's ₱233. And then, I also ordered burger steak with steamed rice. It's $6.69 or ₱247. And then, we also have fries here, large fries, $3.49 or ₱130. So, lahat yon I convert ko into peso, assuming that $1 is ₱37. So yeah, let's eat na and see you on my next vlog. Paalam!